Nag-umpisa na nga ngayong araw ang expanded mass testing sa bansa, pero ang lungsod ng Marikina hindi na raw makikisali pa sa pila sa mga testing centers, kung kaya't kahit wala pang approval ng DOH, binuksan na nito ang sariling testing site. Nag-ikot si News 5 correspondent Greg Gregorio para alamin ang update dito. Greg, ano ang dapat nating asahan ngayong meron ng expanded mass testing? Yes, Jess, inaasahan natin na tataas yung bilang ng mga specimen na isusumite sa COVID-19 testing laboratory sa bansa. Pero tulad nga ng sinabi mo, ang lungsod ng Marikina ay ayaw na daw sumabay sa mahabang pila ng mga specimen sa laboratory centers na ito. Kaya ang gusto nilang gawin ay umpisahan na ang paggamit ng sarili nilang COVID-19 testing center kahit pa wala itong go signal mula sa DOH. Jess, hindi pa rin tiyak kung kailan mabibigyan ng go signal ng Health Department ang bagong COVID-19 testing center ng Marikina City. Kasabay ng pag-iinspeksyon kanina ng mga kinatawan ng DOH at RITM sa kanilang pasilidad, nagpahayag ng pagkadismaya si Marikina Mayor Marcelino Teodoro sa anya'y mabagal na proseso ng DOH accreditation. Hindi binigyan ng go signal ng DOH ang naunang itinayong molecular lab sa loob ng City Health Office dahil daw sa usapin ng biosafety health standards. Kaya nagtayo na lang ng hiwalay na pasilidad ng Marikina para sa COVID-19 testing. Hindi naman handa naman daw si Mayor Teodoro na humarap sa anumang legal question sa pag-operate nito simula Biyernes kahit walang lisensya mula sa DOH. Git niya, may local autonomy naman ang LGU ayon sa local government code. Pagbibigay diin pa niya, kailangan nilang magkaroon ng sariling testing para agad na matukoy ang mga COVID-19 positive sa lungsod. Halimbawa na lamang ay ang 75-year-old na ama na isang barangay kagawad sa Marikina na namatay nang hindi nalalaman ang resulta ng kanyang COVID-19 test dahil nabinbin ng 5 araw sa RITM. Malaking bagay daw sana kung may sariling testing ang Marikina, lalo't nakakaramdam na rin ng sintomas ng COVID ang kanilang buong pamilya. Ayon kay Mayor Teodoro, sa kasalukuyan ay mayroon silang 2 PCR machines at 7,000 test kits. Prioridad nilang isailalim sa test ang nasa 200 PUIs at marami pang frontline health workers. Sa ganitong paraan, ay di na sila sasabay pa sa mahabang pila ng specimen sa testing laboratories ng pamahalaan. Katunayan, ang Lung Center of the Philippines na isang sub-national testing laboratory, bagamat kaya daw makapagsagawa ng 90 tests per day sa kasalukuyan, ay inaabot pa rin ng 5 araw ang paglalabas ng resulta. Inaasahan ng ospital na lalo pang tataas ang bilang ng kailangan nilang itest dahil sa expanded mass testing. Yun nga lang, marami pa silang kailang isagawa bago maabot ang target na makapagproseso ng 500 tests kada araw. We have to expand, that's physical expansion. And putting up a bio lab is, alam niyo naman, yun nangyari sa Marikina, di ba? So we're very strict, we have to conform with that. Number two, if you add on machines, you need more accessories. So we have to get the accessories also, no? And have them online. Freezers, bio cabinets, specifically for this. And most importantly, we need manpower. Just kanina, binisita din natin itong Santa Ana Hospital sa Maynila na isa sa 7 health facilities na pinamamahalaan ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ito yung mga facilities na patuloy na nagsasagawa ng swab tests sa mga individual sa lungsod. Sa pinakahuling tala ng Manila PIO, nasa 916 swab tests na ang kanilang nasagawa. At ang mga ito ay naisumite na sa RITM at sa UPPGH na siyang magsasagawa ng COVID-19 testing dito sa mga isinumiting sample. Ito namang Valenzuela City ay nakatakda daw ilahad bukas yung resulta ng mga paunang specimen na kanilang isinumite sa The Medical City kaugnay ng pagsisimula ng kanilang localized targeted mass testing noong Sabado. Jess? Okay, Greg, so ano ba yung naging reaction ng DOH regarding dun sa naging statement ng LGU na Marikina na they're gonna push through with their own testing center come Friday? Meron ba tayong nakuha ang payag mula sa DOH regarding this? Just ang nakuha lang natin na statement mula sa DOH kanina ay nagpapatuloy naman daw yung accreditation
nitong center at nitong COVID-19 testing center ng Marikina City. Katunayan nga, noong pumunta tayo sa Marikina kanina, ay nandun naman yung DOH personnel na nagsasagawa nga ng assessment. Yun nga lang ay hindi pa makapagbigay ng impormasyon ang DOH kung kailan nga ba posibleng mabigyan ng certificate itong Marikina Laboratory o Marikina COVID-19 Testing Center para sila ay makagawa na ng independent COVID-19 testing. Jess? Okay, doon naman tayo sa pagsisimula ng mass testing. Meron na ba tayong initial figures kung ilan yung sumailalim sa testing today? Just unfortunately, wala pa tayong nakukuhang bilang mula sa mga kinaukulan kaugnay nitong pagsisimula ng ating expanded mass testing ngayong araw. Ang alam lang natin sa ngayon, ito nga 916 swab tests mula sa Maynila. Pero bukod dyan, patuloy naman nating aabangan o patuloy tayong hihingi nitong mga numero para din sa pag-update ng data ng mga isinilalim sa test dito sa ating bansa kaugnay ng COVID-19 crisis. Jess? Maraming salamat sa updates. Greg Gregorio, nag-uulat mula sa Lung Center sa Quezon City.